Pero mga kabady, try natin itong expenser. Pwede mo kung ma-expend ang pinagkaiba ng cost of recidivis, recidivis, and habitual. Isalin na natin ang reiteration. Explain muna natin ang felonies. Felony, it is an act or omission punishable by the revised penal code. Unahin muna natin ang recidivist. Sino ba si recidivist? Si recidivist ay nag-commit na noon ng halimbawa homicide. Bago siya tatawaging recidivist, mag-commit muna siya ng same title of the revised penal code. Ang same title na gagawin niyang krimen, halimbawa, ay parricide, which is crimes against person, title 8 of the revised penal code. Ang crimes against person ay belong doon yung homicide, murder, at yun nga, yung parricide at infanticide, abortion. Kaya tinawag siyang same title. Ngayon, ang quasi-recidivist. Ano ba si quasi-recidivist? Si quasi-recidivist ay isang taong nag-commit ng felony. Kinagi-explain ko na kanina, ang felony, it is an act or omission punishable by the revised penal code. Na doon lang sa revised penal code yung ginawa niya. While before beginning or while serving sentence. Na kumbaga, while nagsiserve siya ng sentence sa kulungan, gumawa siya ulit ng another crime, which is felony, punishable by the revised penal code. So, ano naman ang reiteration? Ang reiteration ay not considered the same title. Basta gumawa ka lang na magkaibang kaso. Halimbawa, robbery. Tapos gumawa naman ako ng kaso na rape. Ngayon, ano naman ang habitual delinquent? Sino ba si habitual delinquent? Si habitual delinquent ay 10 years nag-commit siya ng tatlong krimen sa loob ng taon na yun. Bago siya matawag na habitual, nag-commit siya ng slurp. Slurp means serious or least physical injury, estafa, robbery, and falsification and thief. Yun po, in thief po. Okay, lagi natin tandaan na sa habitual ay sa loob ng 10 taon, nag-commit siya ng tatlong krimen na kung saan kahit saan doon sa slurp na yun.